Isinailalim sa enhanced community quarantine ang Ilocos Norte maliban sa dalawang bayan nito na kinabibilangan ng Adams at Carasi. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Simula ngayong araw, August 16 hanggang August 31, naka-localized enhanced community quarantine ang Ilocos Norte, maliban sa bayan ng Adams at Carasi. Sa official post ng provincial government, 7 bagong kaso ng COVID-19 Delta variant ang naidagdag. Naka-quarantine na ang direct contact ng mga pasyente. Sa isinagawang contact tracing sa lalawigan, humigit kumulang 40 sa 300 contacts ng first hanggang fourth generation ng unang 5 Delta variant case ang positibo sa COVID-19. Pinayagan naman ng DepEd Region 1 ang paggamit sa 5 classroom ng isang elementary school sa Batac City bilang field hospital. Kamis, it's an elementary school that will be our third field hospital for our non-COVID cases. Maliban sa 3 field hospital, ay pinaplano na rin umano ang expansion ng COVID ICU. Ayon din sa pamunuan ng hospital, patuloy rin daw sila magdaragdag ng hospital beds. Isa sa ilalim sa lockdown ang 36 na barangay sa City of Ilagan, Isabela, simula alas 8 ng gabi ngayong araw hanggang August 23. Ito'y matapos sumanong umakyat sa 80 ang aktibong kaso ng COVID-19. Dahil dito, mga apor lamang ang pinapayagang lumabas sa mga bahay at kinakailangan ng travel pass sa pagbili ng mga essential goods. Kinakailangan rin ng S-pass at RT-PCR negative result sa mga pumapasok sa syudad. Sir, tanong iwas ni COVID. Ivy Hernando, Balitang Amyanan.